client po kasi concerned ka sa kanya. Wala na nga siya. Hello, mga madiskarting nanay, tatay, ati, at kuya. Welcome to my channel. Ang i-share ko today ay tungkol sa may nakita akong pwedeng bilhin na properties na ang mura niya. I know pag bibili ka ng pag may gusto kang bilhin na lupa, parang ang isip mo lang na napaka dali lang niya, pero actually in reality medyo mahirap din maghanap ng properties na gusto mong bibilhin, kasi ang i-consider mo sa ngayon, sa panahon ngayon na yung may climate change tayo, tapos ang bago itong coronavirus, kailangan mong i-consider na rin yung pagbili ng lupa kung or bahay, kung crowded, kung binabaha, or yung malapit sa school, hospital, yung accessibility. So itong video na to, ito yung experience na may nakita akong lote around Manila na malapit lang siya. Kung nakatira kayo sa Antipolo, malapit lang to sa Antipolo. Hindi ko kabisado ang lugar, yung pagkasunod-sunod, kasi hindi naman ako talaga taga rito. Bali, lumipat lang kami dito galing Leyte. So Antipolo, based on narinig-rinig ko lang ha, Antipolo, Teresa, Morong, Baras, Tanay, and Pililia. So anim na bayan siya simula Antipolo, tapos itong properties na nakita namin. Itong properties na to, ano siya, wala pa siyang mga kabahay-bahay, tapos ang tawag sa kanya is agri-farm, kasi pwede kang magtanim ng mga kung anong gusto mong itanim, tapos pwede mong bahayan, tapos pwede kang mag-alaga ng mga hayop. Hindi lahat ng hayop pwede, mga manok lang yata, kasi doon sa sinabi ng agent na nakausap ko. Tapos nung nag-view ako dito, kasi hindi ko kabisado yung lugar, nagpasama ako sa kapatid kong lalaki, tapos kasama ko si baby. Ano naman, very convenient yung pag-view, kasi mayroon silang free shuttle bus, balikan. Tapos sa umpisa naman talaga lahat ng puntahan mo sa una, ang feeling mo talaga laging malayo, laging ang iba negative yung laging sasabihin. Pero para sa akin kasi, hindi yun ang tinitingnan ko. Yung tinitingnan ko kasi yung kaya ng bulsa ko. Anhin mo nga yung yung malapit nga, hindi mo naman afford. So ganun talaga, ganun ako pag bumibili. Yung iniisip ko yung afford ng bulsa ko, hindi yung distance, yung ganda ng bahay, tapos yung bahay madali mo naman yung pagandahin, tapos yung distansya in the future magiging developed din naman yung lugar na yun. Kaya yun yung tinitingnan ko pag ako bumibili ng properties, kagaya dito sa sa bahay na mayroon na tinitirahan namin, yung parang ininvest ko yung rights. Dati ang pangat-pangat dito, pero tingnan mo naman ngayon, ang ganda-ganda na. So ganun din yung kinonsider ko dito sa piniling lupa na to. Yung video na to from Antipolo diretso sa lugar na kung saan yung properties, ay walang cut. Talagang ito yung dinaanan namin, hindi ko siya kinat, hindi ko siya clean up. Talagang ito yung dadaanan mo.
parang less edit. Kumbaga, kasi gusto ko kayong bigyan ng ideas kung gaano kalayo yung lugar, yung distansya. Tapos, gusto kong ipakita sa inyo yung dadaanan, tapos yung kung gaano ka-develop yung mga lugar. Yun, kaya yun yung purpose ko sa video na to, kaya hindi ko siya pinutol-putol. Tapos, yung dadaanan mo, hindi pa siya ganun ka-traffic. Napakaganda magbiyahe. Tuloy-tuloy siya. Kaya siguro kung kabisado kayo sa Cubao to Antipolo, or maybe mas malayo pa ng konti, parang ganun yung distansya niya. Pag, kasi medyo matraffic kasi pag Cubao Antipolo or pag Antipolo to Montalban, ganyan, parang ganyan yung kalayo yung pag magbibiyahe ka. Ganyan. Yung parang ideas, binibigyan ko lang kayo ng ideas kung gaano siya kalayo pag ikaw yung mismo yung nagta-travel. Bali, first time kong pumunta dito. First time talaga. Hindi ko pa rin ako nakarating dito sa mga lugar na sinabi ko sa first video. Like, yung Morong, Baras. Yung Baras, medyo narating ko yung kabila. Pero yung iba pang lugar, first time kong dinaanan to. Medyo developed na yung lugar. At saka, ang maganda kasi dito, wala akong nakitang malapit na lake o yung bahain. At saka sa mga TV naman maririnig yun na never na ibalita sa TV na yung Baras, Binaha, yung Antipolo nalubog sa ano, sa tubig, sa Baguio, ganyan. Parang yung ano ko lang dito dati ay yung landslide sa Cherry subdivision. Parang yun lang yun. Kasi talagang nakita ko yung lugar, parang prone talaga sa landslide kasi may pagka-cliff at saka yung developer yata ang may problema doon or whatsoever. Kaya kung bibili kayo ng lupa or bahay or gusto yung mga retirements, I think this place ay maganda siyang tirahan. Kasi hindi pa siya ganoon ka-crowded at saka hindi pa siya ganoon kamahal. Itong lupa na tiningnan ko, ano siya? Kaka-launch lang niya nung November 2019. So it's like pre-selling pero ang dami ng ano, dami ng sold out. Kasi ang mura kasi halimbawa 110 square meter mga nasa 260,000 tapos yung reservation mo around 14,000 tapos magma-monthly ka 6,000 plus yung balance dun sa 260 less mo yung reservation or deposit mo wala ano na siya. Wala ka ng interest na babayaran. Halimbawa, yung balance mo, 250. 250 lang yung babayaran mo. Wala ka ng interest talaga na babayaran. Zero interest. For 40 months. Bali, 3 years and 4 months siyang babayaran. Tapos, magbabayad ka lang yata doon sa mga miscellaneous, sa mga land title. Yun na ang another mong babayaran. Super maganda siya. Kaya, shinare ko tong video na to at kasi yung bumili nito hindi ako mali yung isa kong kapatid na nasa Singapore video ko para makita niya may idea siya kung gaano kalayo at saka kung ano yung hitsura ng properties at saka yung ano din kung gaano nakadevelop yung lugar. So ito yung dinaanan namin. Anyway, yung video na to, mayroon siyang background na music kasi ano, yung sasakyan habang nagbibiyahe, mayroon music. Baka maka-copyright tayo. Tapos, gusto kong marinig nyo rin yung sounds para ma-ano nyo yung gaano kaingay yung dinadaanan. Yung ma-feel nyo na talaga kayo mismo yung pumunta sa lugar. Kaya I try my best to edit na hindi ako ma-copyright.
at the same time marinig nyo rin yung talagang actual na video. So kaya may music background akong nilagay. Tsaka yung ibang conversation ng mga kasama ko sa sasakyan, hindi maano ma hindi sila hindi naman gaano marinig for the privacy reason. So ito, ito na yung lugar na malapit na sa location. Bali yung lugar na pinagviewan ko, in the future mayroon ding mga subdivision na i-develop, like yung Lumina, mayroon Bria, yung Bria kay Manny Villar yata yan. Tapos ang daming subdivision na ngayon pre-selling na siya doon. So in the future talagang kung mag naghahanap kayo ng bibilhin properties, I think you should consider this area. Pwede nyo akong i-message, inilagay ko yung cellphone number ko sa end of the video para kung gusto nyo, kasi dati nag-real estate agent din ako bago ako pumunta na Singapore. Even now, nagpa-part-time real estate agent pa rin naman ako. May mga kontak ako sa Pilipinas. Pwede nyo akong i-message or itanong, basta around this area, around Rizal, marami akong alam na properties na pwede nyo bilhin. Tapos ang kagandahan kasi sa akin, kasi nauuna ako pag mga pre-selling pa lang, maganda bumili pag pre-selling pa lang kasi mura pa siya. Pag hihintayin mo na andyan na may bahay na, kasi yung real estate kasi isang ano lang ang development, yung parang putulin mo lang yung mga dahon niyan, mga damo-damo diyan, increase yan. Tapos pag nag-bulldozer ka lang dyan, may makita ka ng lupa, increase ulit yan. Tapos pag naglagay sila ng creek, yung anuhan ng tubig, increase na. Pag naglagay sila ng gate, increase ulit. Pag naglagay na sila ng bahay, increase na naman. Parang ganun yung nanonotice ko sa real estate. Kaya kung kailan pre-selling, doon kayo bumili kasi mura pa siya. Tapos avail nyo yung mga zero interest nila. Ako, yun yung ano ko eh, yun. Yung iba kasing nag-i-invest kasi masyado silang believe sa yung may trabaho sila, walang mangyayari. Pag halimbawa 5 years to pay, talagang i-avail na yung 5 years to pay. Kung may extra naman kayong pera, ang 5 years to pay, pwede nyong gawing 3 years ipaiksiin kung kaya ng budget. Kasi the more na nabayaran nyo siya ng mabilis, the more you feel secure na anytime kung anong mangyari, wala kang iintindihin, hindi ka kakabahan lagi. Kasi nabayaran mo na yung properties na yun. Kasi dati din yung asawa ko, yung kumuha siya ng bahay doon sa yung tinitirahan namin, yung kalahati binayaran niya ng buo. Tapos yung kalahati, yung halimbawa 500,000 yung ano ng bahay, yung 250,000 binayaran niya. Tapos yung 250,000, halimbawa lang po to, installment for 5 years. Ang ginawa niya, hindi niya ginawang 5 years, ginawa niya lang 2 years. Binayaran niya kasi ang katwiran niya, ang income niya, siya ang malaki ang kumikita ng income. Kung anong mangyari sa kanya, tapos ang laki ng installment namin sa monthly kasi ginawang 2 years. Kahit kaming lahat, buong pamilya, magtrabaho, sama-sama yung perang kikitain namin, ipapabayad doon sa ano, sa bahay, hindi yun magkakasya. Kaya yun yung ginawa niya, kaya yun yung purpose niya, kaya ginawa niyang 2 years. Pero talagang super tipid, super higpit na sinturon. Hindi muna kami bumili ng mga gamit sa bahay, hindi kami nag-renovate. Kung ano lang talaga yung nandun nung binili, yun lang muna. Hindi kami nagpintura yung mga gamit sa bahay, yung kumakain kami sa sahig, yung sala namin, yung mga plastic, yung mga uratics na upuan, yung mga kortina namin, yung tag-isantaan,
ganun, para lang ma-fully paid mo, inuna muna namin i-fully paid. Katapos nun, nung na-fully paid na siya, saka kami nagpintura ng bahay. Then, saka kami nabili ng gamit paunti-unti. Saka, yung bumili na ng higaan na komportable. Kasi, namin, nabayaran na yung installment na bahay. Kasi yung iba kasi, pag nakabili ng bahay, inuuna nilang agad. Yung nagre-renovate, tapos yung bahay hindi pa naman sa kanila. Tapos namimili ng gamit, pinupuno ng gamit. Which is, in my opinion, dapat unahin mo munang i-fully paid yung bahay. Kasi ang gamit, napakabilis ipundar. Yung bahay, mahirap siyang ipundar. Tapos, pag fully paid mo na yung bahay, kahit ano yung gawin mo sa bahay mo, pwede mong gawin. Walang magpapaalis sa'yo, walang kukuha kasi na-fully paid mo na siya. Which is kung pinabaganda mo nga, tapos hindi mo pa naman na-fully paid, tapos biglang nagka-problema. Yung tips, halimbawa itong scenario na to, halimbawa yung nangyari sa sa Middle East na yung namatay, yung parang yung si President Trump, yun sa Iranian ba yun? Yung nabomba na dapat i-repatriate ni President Duterte yung mga OFW. Halimbawa na kung imagine mo ikaw isa kang OFW, tapos kung natuloy yung gera ngayon, i-repatriate ka, papauwiin ka, tapos ang dami mong babayaran, may installment kang binabayaran na bahay, yung mga anak mo nag-aaral ng college, tapos nasa private school, tapos bigla kang mapapauwi, wala kang ipon, tapos pag-uwi mo ng Pilipinas, wala kang negosyo, lahat ng family members sa'yo lang umaasa, paano mo babayaran yung paano mo siya i-fully paid? Tapos pag napauwi ka, hindi ka naman agad basta-basta makakaalis niyan . Hindi ka naman basta-basta makakahanap ng trabaho. Pag nagtayo ka ng negosyo, hindi naman agad-agad overtime successful. So, hindi ka makakabayad ng ilang buwan. O hindi, babawiin yun ng developer. Tapos hindi naman yan i-refund nila ng 100% yung kung magkano yung binayad mo. So sayang, di ba? Kaya dapat talaga, pag kumuha tayo ng properties, pay as much as possible muna bago yung magluho, bago yung magparty-party, bago yung, kasi hindi natin ma-secure yung, kahit may trabaho na tayo ngayon, hindi natin yun ma-secure na 100% walang mga mangyayari. Mayroon at mayroon talagang ganyan. Kaya, yun, ganun ako mag-isip sa kaya iniisip nila yung mga taong nakapaligid sa akin, lagi kong sinasabing wala akong pera, wala akong kasi sa totoo lang naman talaga, wala naman talaga akong ganun kalaki pera. Siguro kasi yung diskarte ko, ganun ako mag-isip, kaya nasusurvive ko siya kahit wala akong pera. Yung naiisip ko yung mga ganyan na scenario na advance, kumbaga advance ako mag-isip, iniisip ko na kailangan, kagaya sa mga pinag-aaral ko ng college, wala akong trabaho tapos pag-aaralin ko yung mga kapatid ko ng college, paano ko siya susuportahan sa ganitong income, sa ganitong, first year high school pa lang sila, yung pang first year college nila pinag-iipunan ko na, parang ganun, like third year, fourth year may OJT yan sila sa ibang bansa or sa kahit sa Pilipinas lang yan first year college pa lang sila, yung pang OJT nila nasa third year or fourth year yan sila mag-OJT, pinag-iipunan ko na yan. So dapat ganun tayo mag-isip, yung parang kung hindi ako expert sa mga ganito natutunan ko lang din to sa mga expert, yung mga kakapanood, kakabasa ng mga libro, yung mai-recommend ko kayo, si Chinkitan. Alam nyo si Chinkitan, napagaling na financial advisor niyan.
Christian yan. Kaya sa kanya talaga ako maraming natutunan. Nag-ano siya, nagla-live siya sa ano, sa Facebook. Kasi inaano niya yung mga OFW, kinikater niya. Magbabayad ka lang ng halimbawa 709 na, ano lang niya yan ng 299, wala pang 300. Tapos mag-Facebook live siya sa group. Tapos ipapasok ka na niya doon. Tapos pag nabayad ka na, ipapasok ka na sa group. Mag-ano siya ng date, ng time. Kadalasan gabi kasi alam niya mga OFW paggabi. Yun yung time na nasa bahay sila. Pero kahit hindi mo naman siya mapanood, ano siya, pwede mo siyang panuorin ng paulit-ulit hanggat na ibinibigay niya ng mga 1 month, 2 months, tapos i-list mo yung kung ano yung mga binibigay niyang tips. Doon ako sa kanya natuto. Siguro nakapag-attend ako ng live niya sa FB group mga 3 times. Tapos nagbebenta na rin ako ng mga ano niya, mga libro like yung Ipon Diary, Budget Diary, Pulubi Diary. Doon ko sa kanya natutunan yung mga ganito, mga tips na to. Kaya naging ano ako, yung parang nakakuha ako ng mga tips tapos ina-apply ko sa sarili ko. Kaya hindi porkit nag-i-invest ako eh ang dami kong pera. Hindi, inaano ko lang talaga siya. Kasi sabi nga niya, yung mga properties na tinitirahan mo, ang iba akala mo asset, yung pala ang ano niya, liabilities mo yun, kasi hindi naman yung nagbibigay sa'yo ng income. So sa kanya ko talaga natutunan yung mga ganito, kaya i-sinishare ko yung ito. Tapos tinatry kong i-share din sa mga kakilala ko, sa mga kapatid or sa mga ano, kasi hindi nila alam tawag yan, hindi pa nila alam. At saka alam na rin nila, pero hindi lang nila din alam i-manage or kung paano. Kasi ako rin naman eh, hindi ko rin naman alam. At saka dati laging magastos din naman talaga ako. Dati yung hindi naman magastos, iba kasi yung magastos sa maluho. Wala akong luho. Yung luho ko lang siguro sa mga damit, kasi noong ano na deprived sa damit. So yun lang yung damit ko, pero hindi naman ako every year na nagbibili ng damit. At this age na nga, hindi na ako bumibili ng damit sa sarili ko. So maganda siya. So ito na yung properties. Para mabigyan ko yun ng idea, malapit ito sa Pililla Windmills. Kung alam nyo yung mga napuntahan nyo na yun, malapit ito doon. Bali, nung nag-view kami, nasa 12 hectares pa siya. Tapos nung yung on that time, yung may-ari, nandun siya, mayroon siyang bibilin ulit na another 5 hectares. So, total 17 hectares. Pwede kang bumili ng block. Mayroon blocks, yung isang block, kunin mo. Mayroon buyer doon na bumili na 10 lote. Gagawin niyang taniman ng dragon fruits. Tapos, pwede mo siyang gawing bakasyonan, bahay-bakasyonan, paggawa ka ng bahay. Tapos, yung alam mo maganda ito sa mga retirements dito kasi nakaka-relax talaga yung views niya. Sa ngayon, hindi pa siya ganun katao, pero in the future, alam ko magiging developed din to. Kasi kagaya rin nito yun yung Antipolo. Pag noon, way back 2000 or 1990s, pag sinabi nila, saan ka sa Maynila? Pag sinabi nila sa Antipolo, tataas yung mga kilay o sa bundok. Bundok yung tawag nila dun sa Antipolo dati, mga nasa year 2000 or 1998, mga ganyan. Kasi napunta ako sa Antipolo year 2000. Yan ang ano nila, pag ano, bundok. Pero pumunta ka ngayon sa Antipolo, doon lang ako nakakita ng 8 lanes sa Antipolo. Ang lalaki ng kalsada, tapos ang bilis ng development. Makita mo yung ano, dati walang traffic sa Antipolo.
Pero ngayon maranas ko na yung ano eh, yung traffic sa Antipolo, kaya talagang walang choice yung mga tao sa ano sa Maynila kundi magpa ano another development, yung paurong yung pausog, umusog sila sa kasi wala na space sa Antipolo, hindi ka na makabili ng 1 million 2 million sa Antipolo na properties, mga nasa 3 million pataas na siguro, tsaka sa dulo-dulo pa yun ng Antipolo pag nasa main ka, ang mahal na super. Kaya ang ganda ng properties na to. Nagsasabi na ako na super ganda ng properties na to na napuntahan ko. At saka worth it kasi very affordable. 100 square meter yung smallest cut, mga nasa 230, tapos payable in 40 months, zero interest. Pwedeng maglagay ng meron nang nakaabang na tubig at kuryente. Tapos pag nabayaran mo na halimbawa 230 yung total contract price, nabayaran mo yung kalahati, 115 yon. In 3 months lang, pwede mo nang galawin yung lupa mo. Yun sabi ng agent na contact namin doon. So ilagay ko yung number, itong number na to, sa screen. I-message nyo po ako kasi naka-roaming yan. Tapos, i-connect ko kayo doon sa aking agent. So, itong mga nakasabayan namin, ang iba dyan agent, ang iba dyan ay buyers. So, I'm so lucky kasi na taon na mayroon silang demonstration. Marami akong naalam na medyo nalaman. At the same time, naging agent na rin ako. Pero mayroon akong parang mas ano pa, na under ako sa kanya. Kaya, i-market ko na din itong real estate. At who knows, maging magkapitbahay tayo dito. So that's all guys, that's mga madiscarding mga nanay at tatay, ati kuya, mga OFW dyan. Please be wise, continue watching this video and please don't forget to like, comment and subscribe if you have more question, may gusto kayong malaman, just feel free to comment down or maybe contact me in my Facebook page, Jen France Blog. Nasa comment box, nasa below po yung link ng Facebook page ko. Thank you for watching and God bless. Kasi magluto pa tayo, di ba? Kailangan alam natin i-differentiate kung ano yung pagkakaiba nun. Kasi minsan may smart na buyer. Ay, ba't OCT? Kasi po, mother title. So, paano natin malalaman kung clean title si mother title? Number one, syempre, papacheck sa RD kung saan nasasakop to. So, this is Morong, dun po. Tapos, meron po tayong main agency, LRA po tawag, Land Registration Authority, kung saan lahat po ng land ng Philippines dun pa-register. Okay po, malawak po yung database nun. Pero pagka within the jurisdiction ng Morong or within this area, sa Morong lang po. And then, second, para maging clean title siya, walang nag-claim. Ang sabihin, halimbawa isang pamilya, lahat nagkasundo ibenta. May mga tinatawag tayong judicial settlement. So dito naman po, bago natin i-offer sa clients natin at i-offer na ibenta ng ating mga agents, we made sure na okay siya. Meron po tayong tinatawag na legal department, lawyer, kung saan siya po yung nag-scrutinize, nag-check ng every detail ng titulo, bago po maglabas ng million-million pera si Julian Tanjay. Ngayon, pag kumalpak, lawyer yun. Syempre, hindi niya naman po gagawin yung because doon nakataya yung kanyang reputation and is being paid for that service. Okay po? And then, meron po tayong tinatawag na permit to operate. Ibig sabihin, meron na tayong license na mag-operate within this jurisdiction. Kasi kung hindi, technically, ipa tayo. Hindi tayo makakapag-put up ng barracks, makakapag-put up ng mga directional flags. So, aware po yung municipio or municipal kung saan po nasasakot na meron tayong existing structure. Okay. Barangay clearance. And then, susunod po, may first permit. Ibigyan ko rin po kayo ng copy, PIR, and then, susunod po yung procedure. Kasi, we just started November 2019. Only 90 days, we already sold half of this. So, it is time for you to shine. Diba? Malalakas at magagaling daw po kasi yung DHR according to Jack. Kaya, we invited you po to help us. Ito po yung conditional deed of sale. Ako may magtatanong, ano yung conditional deed of sale? Ano yung deed of sale? Meron po conditional and absolute. Ibig sabihin na conditional sale, meron lang percento, like siguro 50%, 30% na ibinigay.
parang earnest money para ma-occupy yung isang parcel of land. So pag na-complete niya yung balance niya, that's the time magiging absolute, deed of absolute sale. Talagang sayong-sayo na. So lahat po ng kopya na ito, meron din po tayong kopya para kung nagtanong yung client nyo, aware po si agent. So from here, meron po akong mapa, 11 hectares. Yung mga 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 79 hectares. Sold out na. Then, may mapa ko dyan. No, that did it. After November po nito, from here, balik na balik. Tapit-tip po siya. Balik na rin natin. No, don't, don't, don't. Concrete roads. Ha? Ibig sabihin na sementado kasada. So all the way from here, up to here, and then up to paikot, concrete road siya. So maganda yung posisyon ng client ko doon. Kasi wala nang hassle. Ito rin lang. Sir, thank you. Ito po. Kung makikita nyo, ganito ang posisyon niya, di ba? Dito tayo nakapwesto, si Barracks. Yung orange, sold na siya. In 90 days, ha, sold na siya. And then yung green, concrete roads. So ikaw as agent, alam mo kung saan may lalagay yung client mo kasi concerned ka sa kanya. Wala nang hassle kasi cementado na yung daan niya. Yung inner, ano naman po turnover sa inner, ganito po. Okay po. Tapos ito may creek, makikita niyo naman, aayusin po yan. Kasi hindi natin siya pwedeng tabunan. At hindi rin siya pwedeng lagyan ng permanent building on top. Maano po yung fundasyon, mahina. Kasi ano yan, natural waterway, kailangan sundan mo lang po ano yung alabas. Okay, so ito po, dun po sa skit nyo, meron po tayong rice days. This is for inner lot. Price list po for inner lot. So pag nakita nyo 100 per meter, alam nyo na agad. Dahil zero interest tayo, 5% lang yung RF natin, 11.9. After that, after 30 days, 5.6 na lang po. At the end of 40 months, wala po siyang binayaran na interest. So madali po talaga siya inenta. Kasi yung iba man naka-afford 18% interest. Dito, wala na lang. Okay, so ngayon, magkapareho lang po ng price, inner lot at corner lot. Siyempre, yung client po, gusto ko corner lot kasi dalawa parking po eh. Isa sa gilid, isa sa harap. Ang difference lang po nila yung method of payment. Si inner lot, 5% lang ang required na reservation. Si corner lot, dahil siya special lot, 25% spot down payment. Less 5% discount. 25%. At ang ganyan na ba? Ilang po. Dato kayo pingin. So, halimbawa po, so 100 square meter, times nyo lang po ng 2,380. Apo. 30,000, diba? Tagpunin niyo po yung 25% noon, yun po yung wala kang discount po. Then, minus 5%, yes, it was. 5% discount, but it's spot down payment ha. Tapos po, yung remaining na balance niya, 75%, divide nyo lang 20 by 45. Siguro mga 39 lang yung number sa akin. Yes, pwede na. Pwede na. Same lang sila ng square meter. Pag-spot down payment, pwede tayong cash, pwede PDC, bank transfer sa dito. Since wala tayong financing, wala tayong picture. Pero kasi talaga sila mga ka-developer na kasada ng kapatid na ito lang kung may to. Kasi ito kasi parang natin ako ito. Hindi po muna yung muna ito si Isis Mento kasi pag na pag na parang gobyerno na po ng Papa Cemento kasi pag ito po ay ano na mas marami sa akin. Kaya ano po ni gobyerno ng Papa Cemento. Sa ngayon po. Pero ito saan yan? Doon sa gulo. Ano yung likod niyan? Ganyan ito mong pat. Malawak na ano lugar? Malawak na ano yung... So, mas maigay, mas safe na. Isa po dito eh. Yung makalba. Pero marami dito. We started. Ito ma'am, ano to? Harap ng nang? Minimin. Dito naman. Itong 15 at ay 15 ay itong 16-15 yung may puno dito eh. Dito. May puno siya. Ito, seven. Kita mo rin sa inyo. So, ano to? 700 slots. Maganda ba pagdating malapit sa wedding? Hindi naman, parang may bilang ma'am. Parang ayaw ko. Parang ayaw mo. Parang gusto naman mag-isa. Parang gusto naman mag-isa. Parang gusto naman mag-isa. Dulo ako naman. Ayaw ko naman may wedding. So, nag-spike tayo sa ipadok ko. Dito na pala kayo. Ano yan? And then after 100. Ito lang naman. Ano lang po na tayo? Yan. Parang ka na lang. Yan. Ako yan. Sa office, hindi na lang po mag-iindisin ko yung sabi nila. Gusto mo ma'am. Pero, tingnan ko na lang.
And within this area, tayo pa yung pinaka lowest. Ito yan. Tapos ito. Corner, no? Opo, corner. Ito yan. Ano yan? Corner yan. Yung river. Pero hindi naman siya yun yung magkakatubig sa kanya. Pwede mo ko dyan, 3 meters. Eh, pasabon ko yung 3 meters na bayan. Kasi river siya. Hindi lang gagawin dyan. Malaki na yung drainage. Lalagin siya drainage. Tapos cemented na pipe. Meron po talaga bumibili na gano'n. In fact, kahapon namin nag-reserve po isang block. Nalagyan po yung drainage. Kasi simeto yung ilalabaw. Parang kung sa pagsasad, nilalala naman kami yung mga drainage. Kasi simeto. Ganun po gagawin dito. Kasi sobra pong 3 meters. May 3 meters. Ang laki din. Kasi hindi siya magpapigyan. 3 meters pa ka dyan. Kumbaga, hati kayo dito. So, sa design ng bahay, panakay ni station. Ubo, meat, high-end, okay lang. Ang maganda, pag doon ibinenta nyo, mag-maximize na tayo yung lupa nyo, they can be up for. Ilang square meter po? Ay, ilang hectares to? Meron din sabi ng pero yung katalasan lang pagpapukod lang, ito, doon. Maganda rin to, pero mas prepared to yun. Eh, paano pag kinuha, iwala ka na? Eh, tulad na, no? Meron mo, 3 weeks in the making yun. Tingalin po. January 1, bakit ganil ka? Black, isang black. Sunday lang yan. January 1, picking. Second week, bumalik naman kami. Kapag nung linggo. Ah, yung the whole week, nagtatak kami po. Sabi ko, ma'am, nakatanggal na po. Nagagalit na nagtatampo. Nakita ko lang yan sa ano eh. FB. FB. Yung service ng building of construction parts. Undo. Engineering. Dapat, di tara. Yan yung ilog. Ganyan lang siya. Ayoko yung logo. Gusto ko yung medyo taas-taas. Nakita ko lang sa yung ilog, ma'am. Hindi ko lang sinabi yan. Asan tayo, Bria? Malayo ba dito? Kaya yung bilyar. Meron ko rin daan rin. May ano rin ako doon. Meron kayo? Presenting? Hindi, meron din ako kinuha doon. Tapos na po. Hindi pa. Mga 1 year pa lang. Hindi po empresa at makalimina. Inaano na rin. Tagni na lang kami. Mapasabi yata kami. Ako kasi nagla-vlog. Bumutag ka na? Opo. Yung sabi lang kung ano siya. Kasi tingin lang natin. Yun ang kukuha ko. Ako lang client, ako lang pinag-view. Ang mga client talaga OFW. Pero mamaya magre-receive, asawa naman niya ang ano. Buti nga nakita ko bago ako umalis. Oo. Nakita niyo talaga maganda. Yung nag-appear sa ano ko eh. Hindi sila dinadaan dito kasi ito. Medyo mataas. Pero yung client ko, gusto ko lalatim lang ko kung saan talaga ako lulusot. Kung saan talaga siya lulusot. Kaya ito ang kabisado ko. Ma'am, ingat. Ganda? Sa banda roon. Yung pinakang dulo yun, yung nakaplakong ganun. Asan yung dinadaanan ng halimbawa pag galing kang Laguna? Dito pa yun? Ay, ma'am, hindi. Sa highway. Di ba highway? Dura-dura ka pa. Ah, doon. Medyo mga 15 minutes to 20. Bukan dito? Mga agent ka, sinusot nila. Opo, mga agent. Anong oras ba? Anong oras ba yung ano mo? Ha? Anong oras? Launa. Alas, 12. Antipolo lang kayo. Kasi baby at ito. Parang ayaw ko na nga tumuloy kasi di ba yung ash falls? Eh, my baby. Anak niyo po yan? Eh, my close band naman pala. Nalakad din kasi ako. So yung kapatid yung kukuha? Dito. Ang iba yung gasos lang is yung title.
1.5 nung total price nyo, yun ang pagpapatay din. Mm. Ayun yung 10 blocks, ano eh, 42,000 lang sa titulo. Kasi tapos hindi ko baha yun. Yung parents ko, kami kasi talaga late. Mayroon lang din nabahay yung late. Nakakaiyak ka naman. Laging, ano, may bagyo doon. Ano sa parents mo? Ngayon, nasa Montalban sila. Pero nakakahulugan na ng 2 months. Then, sa katatlo, medyo may nagkaano ka, aberya. Pwede ka magsabi. Hindi kayong ipoporfit agad. Huwag na ang 3 consecutive months na ano, wala kang bayad. Ipoporfit agad yan. Oh. Ganyan naman sila. Pero ito yun, pwede nang isa-send na lang yung picture niya, yung ID. Di ba may ito, valid ID siya? Kahit passport, pwede. Isa-send sa office or si Emily. Ako, 2 months na ang binigay namin sa kanila. Ma'am, kung nagpa-reserve kayo, kaya nagpunta, wala tayong ganit po siya. Yun, ending. Ending nakita ko, wala. Akala din yung 14, may bangas na. Ayaw na namin. Naku namin yung nagpa-reserve. E pagkita ko sa ano, meron pa pala. Ano yung likod niya, yung lugar na yan? Yung bundok na yan? May resort yan, ma'am. Windmill. Itakop yung windmill. Ma'am, sa kabila yun. Ma'am, eto. Eto, yun na yan. Yung lugar na yan. Ah, dito. Lugar na yan. Dito na tayo. Halika dito tayo. Ito kami. Ito yung kabilang side to. Ito na yun mo. Hindi pa nga lang siya nagagawa pa ng kalsada. Plus 10. Block 10. Road 10. Ito road 11. Kamuliti tayo. Dito rin sila lalabas. Kaya pagka ko na to. Pwedeng bahayan, pwedeng magtayo ng taniman at saka manukan. Yes. Ang manok mo is kanabi lang. Ay? Yung mga native. Ay, hindi pwedeng yung nangingitlog. Kasi po, pag potri. Mag-hihingi ka pa rin. Hindi pa na. Ano na yan? Ito mo yun, yung plug na puti. Kaya kwentado na namin hanggang doon. Yung location na yan. Kaya doon ka lang. Yep, yun. Ito plug na puti. Yun yung apat. Apat. Hindi pwedeng ano, yung nangingitlog na manok. Pwede naman si Audrey. Oo. Pagkakit talaga. Kailangan yung mga panabong lang po yung mga paalag ng tasariman. Tas bahayan. Pwede po. Pero kasi hindi. Mama, mayro po. Pwede po siya maging subdivision eh. Ay, hindi. Tignan mo, ma'am, yung ano. Tignan mo yung mapa mo. Di ba yung tita? Kasi hindi na po kumain yung bahay. Sipin yung kalsada mo. Ayan, ma'am. Yan yung kalsada. Kasi yung susunod na block, yun yung 14. Yun yung buo. Kaya pinabas na rin nila eh. Kasi yung client ko kumalik. Pinatabasan. Akala ko pwede pa ano dito. Pero yung 14. Oo. Huwag kang mag-14. Huwag kang magsasabi mo na naman. Bakit? Pero pwede siyang taniman, mga ganun. Opo. Napakaganda ng lupa niyan. Alam mo, gagawin ng bayar ko ba? Dragon fruits. Eh, tabi-tabi na siya eh. Alin? Yung mga taniman, ganun. Walang problema dun, ma'am. Ang market natin, pagdating sa production ng Manoso Farm, kulang. Nauubusan nga dito sa tanay. Sa tanay pa lang, ha? Doon ka magdala ng produkto mo, ubos. Kasi sa kong bahay, hindi na, may bahay na kami. Dami, may mga paupuhan na rin ako eh. Meron ako sa Montalban. Investment mo to for farming. Farming. Pwede bakasyonan. Bakasyonan, ma'am. Ito. Opo. Itong kumuha ng 14. Hindi, yung bakasyonan. Kailangan talaga negosyo. Hindi, ma'am. Ito. Maganda itong tanimal. At yung kanyang lupa, napakataba. Kasi taba ako. Yuk. Kaya nga, kailangan natatamin lahat ng ano, namumungang kahoy. Alam mo, ma'am. Binibigyan ako ng idea. Yung aking client, dragon fruits. Dragon fruits, pwede siyang mabuhay hanggang 50 years. So, tubo na. Nakuha mo na sa lupa. Nakuha mo na yung kumulan mo doon. May tao ka lang mag-aamit yan, mag-aapyan. Oh, yun niya, kasi yung kapatid ko, lalaki, mahiling magtanim. Kasama, mahiling mag, tawag yan, mag-alaga mga. May bago yung may ari. Papalitan mo si soil. Parang diba, lagi itong, kumbaga, isak na itong ibabaw eh. Mm-hmm. Papalitan mo yung malamig ang ilalabas. Ganun. Kung may 200 square meters ka, napakalaking produkto na lang.
Kasi dito, kung hindi nyo napansin, meron doon dragon fruits. Ahead sa content, may mga dragon fruits doon. Kaya yung bayan yung 200 square meter, gaano kalaki yun? Yung 100? 20, kaya mo? Laki. Sige. Hakbang ka simula dyan. Gaano kalaki? Mga 20 yan. 20. Maka, ganito ba? Ito ba? Oo, oh, yan. Sige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 100 square meter na yun? Yeah. 100 doon. Mm-hmm. Doble. So, i-double mo. Oh, ang ganda. 200 pa ganun, 200 pa ganun. Para ganun. Square foot. Maliit lang pala pag 100. Opo. Kaya more or less magkalaki na 200 or 100. Parang... Ang lupa po dito, kahit pinya, tubo, pinya, magaling tayo dito, alaya yung magagaling crop na ibenta. Ano ba yung PA dito? Ano po? PA. Wala, ma'am. Hindi kasi kami naman dumagat dito. Kasi sabi ko pa rin ko sa Teresa daw. Wala. Ma'am, sure po. Tulugan namin. Mag-picture na ako. Ito yun na, di ba? Ah, dyan, papunta doon. More or less, doon kasi. Pagkita kayo, ma'am. Bandang kita na. Baman mo, kaya nang dito mo, baka yung mga dyan. Kapag ganun, pahiga. Oo. Kasi yung view. Dito lang. Bumapin pa. Okay. And, pindot lang ha, damihan mo lang. Pindutan mo lang, damihan. Okay na? Tapos kung halimbawa di wala siya, pwede niyang inulog direct. Hindi kasi uuwi ako sa 21, tapos April, hindi tulit ako. Ayun pa naman. So kailan mo bahala kasi napakarami na namin agent. Lang parang biglang dumagsa ang agent. Ano kung ang advice nga din ko doon sa iba ang client, kung nagustuhan niyo po yung lupa, para sa amin na kasi bawal po kami mag-bubi. Kasi ma'am ganito, halimbawa, araw-araw kasi ma'am ang dami na lalaman para sa isa. Pwede mo ibigay sa mo. Sir, itong isa ko kunin ko rin. Pero sa ganito yung ano ko, ibibigay yung ano, ganito lang kasi. Muna. Yung mic muna, sir. Tapos yung sir. Ito kayo, ma'am. Sa'yo na yun. Tapos hold mo na yung isa. Hindi ko, ma'am. Itong BIS. Ah, sa BIS. Tapos ito sa ER. Okay. Ganun talaga, walang dami. Kami dito po. Papirmahin mo na yung isa. Para hindi ka naman, ma'am, ito lang. Siya lang maglagay ng inyong menu. Sige, doon mo lang po. Habang ko. Salamat po. Sorry, doon niya mo po. Sa inyo po yan. Sa inyo nga, galing Singapore. Sabi niyo, ma'am, di mo. Wala ba kayo, ma'am? Ma'am, ano, folder pa natin yan. Huwag na. Wala bang FX dito? Jeep lang? Ako. FX ba meron? Wala.